Ituturo ko sa video na ito kung paano ako gumawa ng aking introduction ng YouTube gamit ang KineMaster. First, buksan natin ang KineMaster app. Select image or media. Choose background. Gumamit ako dito ng kulay green dahil green background ang ginamit ko. Select green. Adjust the time lapse or just the time frame. Put in the end. Layer. Media. So, nag-record na ako ng video. So, ito ang gagamitin natin. Yan, na-record ko kanina yan. So, i-adjust natin sa split screen. Wide screen natin siya. Para makavered niya lahat ng green screen natin. Adjust lang natin ng image. Then, click OK. Next, choose the layer. Choose chroma key. And then enable. Also, enable the mask. I-adjust lang natin siya na hanggang maging puti yung image natin. Yung image kailangan puti. Yung background kailangan green. Or yung green na background magiging black. So, ganyan. So, i-adjust din natin to para makuha natin yung soft edges o ng curve ng ating image. Adjust nyo lang. Pag once okay na, so click check or okay. So, ayan na po. So, yung green background natin, napalitan natin ng background na green ng iba. So, image na lang ang natitira natin dyan. Sisave natin, export. So, take walalo at while pag nag-export. At the end of the process, balik natin sa main screen ng ng KineMaster. And then select exit. After that, gawa ulit tayo ng project 16 by 9 ang gamitin natin. So ulit, gagawa tayo naman ng bagong project. Select natin ang media. Select tayo ng background. Pumili na ako dito ng background ko, yung nasa pupa ako. So ito yung napili ko. Kayo, kahit depende sa inyo kung anong gagamitin nyo. Guide lang ito. So ngayon, gagamitin natin ulit yung in-export natin project. So yan, yan yung in-export natin kanina. Ngayon, i-adjust lang natin siya. Mai-ratio natin according sa gusto natin. Kayo nang bahala, depende sa inyo kung paano kayo mag-adjust at paano nyo gawin. Para bumagay lang at mag-fit. So ngayon, enable naman natin ulit ang chroma key. So, ganun din. Ang gagawin natin, i-adjust natin to ang shadow at saka background ng image. So, kailangan black ang green para magiging magandang resulta. Yun. Yan na. So, ito na yung aning kinalabasan. From green screen to moving background. Ngayon, mag-a-adjust tayo ng ating frame para makabuo tayo ng maganda ng ating introduction. So ngayon, adjust lang tayo ng adjust hanggang mabuo natin ng tama. Nakikita naman marami akong mga adjustment. So, as a beginners, not bad. At least, matututo tayo. Adjust lang ng adjust hanggang makuha natin ng tama. Okay. So ngayon, ititrim natin siya.
yung mga exist na unusual image. Mag-a-adjust tayo, magka-crop or mag-titrim. So mag-a-add tayo ng text as a layer as a text para sa ating title. Dito gagawa ako ng title ko. Pamagatay, Seaman's Life. Adjust na rin natin. So, ang font, mag-adjust tayo ng font. Gagamitin ko is Roboto Black. Then, okay. Then, adjust. At gagamit din tayo ng animation. So, ang gagamitin ko is slide right. So, i-adjust din natin yung time niya. So, naka 1 second yan. Or pop-up. So, mas maganda pop-up. Lagay natin sa 3 second. And then, okay. At mag-a-adjust tayo ng text shadow. Gagamitin ko kulay green. Depende sa inyo kung anong gusto niyo, kung anong nababagay sa inyo. So, the outline. So, I will use red. And the glow, I use the blue one or the violet. So, yan na yun. Okay natin. So, play natin. Try natin. Okay? Ganyan yung resulta yung ginawa natin. So, ngayon, nagtuturo ako. Diyan tayo mag-a-add ng bell button natin. Or subscribe and bell button. So, ngayon, another one, layer. Image or media, select natin, dinownload ko na yan. So, download nyo na lang din. Marami naman nakikita yan sa YouTube o sa ibang website. So, ngayon, i-apply din natin ang Chroma Key para lumabas yung bell button at saka subscribe. Yan. Wala pa kayo nakikita pero lalabas pa. Yun. Ngayon, i-adjust natin siya. So, pagka may adjustment na tayo, play natin ulit. Ta-timing na lang natin. So, hindi ko na-timing. Ngayon, ta-timing natin. I-adjust ko yung layer na yan. Yan. I-adjust ko yan. So, adjust tayo ng konti. Kayo nang bahala sa diskarte nyo. Ito, guide lang sa akin. Ito, first time ko lang din itong gumamit. Hindi ko masyadong kabisado. So, medyo kinakamay ko pa. So, adjust lang ako ng adjust hanggang makuha ko yung gusto ko. So, na-timing ko na. Ulit. So, yung text na Seaman's Life naman, na title ko, habaan ko siya hanggang sa dulo ng aking frame or ng aking introduction. Adjust lang din. So, ngayon, piplay natin. Bell button. Okay. And now, last layer, yung ating subscribe now button. So, layer, media, open downloads. So, dinownload ka na rin yan. So, pili lang ako dyan. So, yan. Yan ang akin na download. So, subscribe now. Okay. Adjust ko lang din siya. Ta-timing ko lang din yan. So, okay, lalagyan ko siya ng in animation effect. So, slide left and time frame niya is 2 seconds. Okay. And then, playback. Adjust. Alright. Playback. Okay. Good. Aha. Subscribe now. So ngayon, ipa-finalize ko na siya. Ito na yung aking introduction ng aking Seaman's Life YouTube channel. So guys, dahil may malakas ang background ko sa pupa at malakas yung voice niya or yung background noise niya, so nire-reduce ko. At ngayon,
sa sample ko, so wala nang noise. Ang gagawin ko naman, mag-add ako ng music or effects, music effects. So punta tayo sa music or audio, and then music asset. Ginamit ko dito stay a minute. So ngayon click mo yan, preview, then add. So ngayon, gawa na po ang aking introduction ng Seaman's Life YouTube channel. So next thing is, gagawin natin, i-export na natin yan. Means, isa-save na natin. So, a-adjust na din tayo kung gano'ng kalaki ang gusto natin. Bitrate, adjust nyo lang po. Depende lang po sa inyo. Kikita nyo po kung magkano yung megabytes ang masasave niya. About 2 megabytes, 3, 4 megabytes now. So, pag nakuha nyo ng gusto nyo, click export, and then voila! Your introduction is ready to use and download or upload.